Wow, ayan na siya, guys. Oh. Bango. Magluluto tayo ngayon, guys, ng sinaing na tulingan. Ang una kong ilalagay ay mga bawang. Ginataan ang lulutuin ko, pero isasain ko muna siya. Ilalagay muna natin itong ating mga samyang. Ayan, kalamyas. And then, ilagay na natin ang mga tulingan. Ilagay natin itong natitira nating mga luya sa ibabaw para bumango. At saka itong kalamyas. Lagyan na rin natin ng asin para pagkulo niya, magkulo na siya. Tapos, guys, ilagay na rin natin ang magic para pag kumulo siya, diretso na ang lasa niya sa mga laman-laman. Tapos, lagyan lang natin siya ng kaunting tubig para magsisilbing patis. Pakita na natin siya at buksan ang apoy. Check na natin, guys, ang ating sinaing. Wow! Ayan na siya, guys. Oh. Ang ganda ng pagkasaing ko. Hindi naglamotaktak. Bango! Ngayon, guys, ay ilalagay na natin ang ating gata kasi naiga na ang ating patis. Kaya lalagyan na natin siya ng gata. Marami ang gata. Pero okay lang yan kasi mag-iiga pa siya. Maglalagay pa tayo mamaya dyan ng mga gulay-gulay. Kaya okay lang na marami ang gata. Ayan na, guys, ang aking ginataan na tulingan. Kumukulo na siya. Ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ginataan ay mabango. Ilagay na natin sa ating ginataan. Ang bango. Ang bango niya, guys. Ang sarap niya. Ganito ako mag-ginataan ng tulingan. Hindi ko na siya tapos.
Ayan na guys, ang aking ginataan na tulingan. Sobrang sarap niya, natikman ko na. Kasi nagtugma ang patis at ang gata. Tama lang yung paglalagay ko kanina ng magic at saka yung asin. Iniintay ko lang siya na maluto yung talong. At saka ilalagay ko ang dahon ng pechay. At saka yung siling hapak. Hindi ko siya masyado hinahalo ng yung halo. Kasi nilulubog ko lang ng kaunti-kaunti ang mga talong, baka malutak ang ating mga maliliit na tulingan. Nagtugma ang asim at saka ang patis. Asim ng kamatis. Sa ginataan din guys, naglalagay ako ng paminta. Pampabango. Tapos guys, ilalagay na natin ang pechay kasi medyo luto na ang ating talong. Parang sobrang dami ang ating pechay. Ilagay na natin ang ating pechay. At saka isabay na rin natin ang ating sili. And then, ang gagawin natin, ilulubog-lubog natin ang ating pechay sa gata. Kasi ang pechay naman pwedeng half-cook lang ang luto. Para maluto ang ating pechay. Mas maganda nga pag half-cook lang ang ating pechay para ang sustansya nandito pa rin sa kanyang dahon. Tinan mo guys, oh, mas maganda siya pag hindi tinatakipan, hindi naglalabnaw ang kanyang gata. Hindi ko siya mahalo ng gusto kasi baka mga durog-durog ang mga isda. Kaya isisingit lang natin ang ating mga dahon-dahon na pechay dito sa ating ginataan. Yan, pwede na yung ganyan para siya ay mahapot lang. Tapos itong ating sili, isingit din natin para yung kanyang lasa ay yung kanyang angkam. Ilagay natin sa kumukulo para maluto. Ayan na guys, ang ating ginataan na tulingan. Yan. Hininaan ko ng apoy kasi medyo naiga yung ating gata. Baka masyadong maigahan siya ng gata. Iniintay ko lang na maluto ang ating pechay and then papatayin ko na siya. Okay na ang kanyang lasa. Kaunting luto lang sa ating pechay. Ayan, medyo half-cook na ang ating pechay. Papatayin ko na siya, guys. Hanggang dito na lang ang aking maikling vlog. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe po ang aking channel. At paki-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-notify sa tuwing may bago po akong upload ng mga video. Maraming salamat po sa palagi ninyong panonood sa aking mga palabas. Ayan na po guys, ang aking lutong ginataang tulingan.